Pag-usapan po natin dito sa MA Pinoy TV ay ito talagang ano, hindi magkamayaw. Grabe, ibig sabihin grabe na po ang paghahanda ng Tito Vic and Joey at original na Itbulaga sa kanilang pagbabalik sa telebisyon. Ayan oh, pakita ko lang itong isang portion na ito. Ayan oh, si Joey De Leon, busy nga. Dali lang. Ayan oh, dali ah. Oh, dito. At tinitingnan ko lang ho itong ano ito nakalagay? Wow, pipe? Ano yun? Ganda ng uniforme. Yan, mas maganda. Ayan, ayan, no? First time po ito. Ayan, ayan, ayan. Mahala ko nang gagawin. Okay, bago tayo magsimula mga kaibigan, ito mga ginagawa natin habang naghihintay. Oh? Di ba? Oh. Habang naghihintay ng alam niya, kung ano yung hinihintay natin. Magulo pa rin tumakas. Okay, okay, okay. Ha? Pwede ka magsalita. Ano yun? 3,000 na nito. Okay. First time ko ito eh. Kaya medyo gulo pa rito. Okay. Bago tayo magkwentuhan, marami ito. Kakantang ako kayo. Lahat gagawin ko. Dedication sa mga magla-like at magfa-follow ng TVJ page. Kakantang ako kayo. Basta pero narito muna ang isang balita. Ito kapapasok lang. Importante itong balita to, ha? Importante ito. Isang binatang hindi nakapag-aral. Okay, ayon dito yan. Isang binatang hindi nakapag-aral ang nakagat ng isang British Bulldog. Wow, British Bulldog. Medyo malaki ito. Ngayon, marunong na siyang mag-Ingles. Okay. Kita niyo yung hugot, ano? Kaya nami-miss nung ano eh. Ayan, no, mahaba yan pero yun lang puro sila. Pinakita ko lang sa inyo. Kaya nami-miss talaga ng maraming Pilipino ang Itbulaga. Yung hugot ni Joey De Leon, nakita niyo bulldog marunong mag-English. Ayan, patikim lang yan. Grabe na ho yung tulad na sinabi ko yung paghahanda nila. Kasi ilang araw na lang eh. Target talaga ho ay first week ng July. Ay, ano ba ngayon? 17, tama ba? June 17, tapos first week ng July. Talagang malapit na. Actually, mahaba yung video pinakita nila no, kanilang sariling social media account. Pati yung space, okay na rin. Ini-establish na. Pati yung mga camera, kung paano ayusin, eh, nandudo na rin. Eh. So, ayun po. Ang pagpapatunay na masinsina na ang paghahanda ng pagbabalik ng original na Itbulaga. Ha? Si Joey De Leon, no? Wow 5. Nakalagay doon. Wow 5. Yan, talagang ala na. Tuloy-tuloy na po yan. Kaya palagay ko, ang opening nila ito, matindi talagang dudumugi ng tao. Kung hindi man mapuntahan ng personal doon sa kailang bagong studio, malamang sa social media at sa television, talagang load, talagang mapupuno. Ibig sabihin, mataas na rating ang aasahan sa opening. Mm-hmm. Kita mo si Joey, mahuhugot, oh. Pati bulldog, nagsasalita na raw. Ayan, kasama yan sa mga gimmick nila. Mm-hmm. Marami pa yan. Binanggit ko lang sa inyo para meron kayong idea. Mm-hmm. So, mga super followers or mga senior citizen, ha? Mga kababayang kalalakihan or yung mga talagang tagahanga ng Tito Vic and Joey, ilang timbot na lang. Ilang tulog na lang at makikita ninyo. Nakita naman nyo yung mga paghahanda. Oh. Kanina, nakita ko yung video nila, yung nagkakainan sila, nag-aayos ng camera, inaayos yung stage. Tapos, hindi lang nila pinakikita kung ano yung mga content na kailang gagawin. Siyempre, secret yun. Ano, ha? Sekreto yun. Ilalabas nila pag live na. Ha? At everyday na pala yung kanilang ginagawa. No? Grabe. Everyday na silang nasa studio para magama yung galaw at saka yung mga kanilang dapat gawin. Ayan. Ano po niyo masasabi? Antabayanan po ninyo. Lapit na sila. Sige. Sunod na ating pag-usapan, ito, nilabas na po ng NBA. Pero ako mismo, parang mahina yata yung penalty o pananagutan ng isang NBA players na umaabuso. Kasi nilabas po ng NBA management, 25 days lang suspension. 20 araw lang, 20 game, 25 games, masususpende si Ja Morant. Yung pong sabihin natin, pasaway talaga eh. Ah, nagdadala ng mga bawal na pinapakita pa sa kanyang social media. Bawal talaga yan. At alam ba ninyo na matapos magdesisyon ng NBA na siya masuspindi ng 25 days, masaya pa. Kasi sabi niya, magagamit ko yung panahon para sa kanyang pagtitraining,
paghahanda para sa oras na siya'y payagan na makabalik ay mas malakas. Okay tamo. Ang layo nung nangyari kumpara doon sa mga sapantahan ng mga NBA analyst na baka daw abuti ng 1 year suspension o baka daw tuluyan ang suspindihin o hindi na makapaglaro sa NBA si Ja Morant ng Memphis. Ayan. Pero suspendido rin siya, sinuspindi rin siya kanilang management. Pero ito NBA. So 25 games, sandali lang yun. Di ba? Kung 25 games, hindi naman araw-araw ang laro, pwedeng every other day, so ang isang buwang mahigit lang siya hindi makakapaglaro. Ganun kabilis. Pero kahit na masaya si Mr. Morant diyan sa pagsuspindi na dahil si makakapag-training, abay huwag niyang uulitin yan. Hindi ibig sabihin niyan eh, mababaw yung kaparosahan sa tingin niya, eh ipagpapatuloy pa niya rin yung kanyang illegal. Abay, hindi pwede. Kailangan ay magbago dahil kung hindi, baka sa susunod na suspension eh mas matindi. At saka, ang purpose kasi ng NBA, kaya sinususpindi ang isang manlalaro, player na nagiging pasaway, ay kasi nga po, ang bottom line or talagang vision ng NBA, mahikayat ang kabataan pumasok sa sports tulad ng basketball. Maging huwaran sila, maging modelo sila dapat. Hindi yung okay lang yung payabang-yabang, ganun. Pero yung magdadala ka ng illegal tulad ng baril, kung ano man, basta below the belt ng mga galaw, hindi talaga papayagan ng NBA yan. So, congratulations pa rin sa NBA dahil inilabas na nilang suspension after sabihin nila na hindi nila pwedeng suspindihin yan habang merong NBA. Ay tapos na NBA, ginawa na nila. So, maging aral po ito sa lahat. 30 team sa NBA, 15 sa Western, 15 sa Eastern Conference. Maging aral ito sa ilang ba ang mga players? May 1,000 ba ang mga players nila? 15 times 15 na. No, 15 times 30 games. No. 15 players times 30 teams. Diba? Yun lang ho. Tsaka sa coaching staff, sa management, at lahat ng involved sa NBA, maging sample ito. Halimbawa na huwag silang pasaway. Ano ho? Dahil hindi maganda. Ayan po. Samantalang yung Lakers naman ay punta ka lang sa Lakers. Ja Morant, punta ka lang sa Lakers. Magpababa ka ng sweldo. At yan, mabilis ka makaka-recover. Tandaan mo yung sinasabi ko. Pag umalis ka sa Memphis, nagpunta ka ng Lakers, magpababa ka ng sweldo para makuha ka nila kasi kung mataas ang sweldo mo, hindi ka makakayanin bayaran. Ay, kulang na sa pera dahil mo yung salary cap. Kung magpababa ka ng sweldo, pero magsakripiso ka, mababa ang sweldo, pero makaka-recover ka ng mabilis, sumama ka sa Lakers team. LA, Lakers team. Pag sumama ka dyan, sa dami ng fans niyan, followers niyan, madaling-madaling makaka-recover yung pagiging pasaway mo doon sa Memphis. Advice lang natin yan. Aking opinion yan sa analysis na kung gusto mo makarecover sa lalong madaling panahon. Di ba? Ayan. Ang mga developments sa showbiz, sports, na tinututukan ng MA Pinoy TV. Huwag kayong makalimot mag-subscribe, mag-follow, like, share, or inyo rin hong pwede nyo gamitin sa inyong sariling social media account. Huwag lang po ninyong babaguhin ang aking mga sinasabi. Hindi ba? Salamat po!